Hello guys! Welcome back sa ating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you! So in this video ay magtatry ulit tayong mag-withdraw sa ating Gsave account kasi merong nagsasabi na hindi daw sila makapag-withdraw. So ngayon itry nating mag-withdraw ulit ng pera from our Gsave account. So kung makikita nyo, ang balance natin dito is 661 at mag-withdraw nga tayo. Check natin kung madagdagan or automatic pa rin siyang papasok sa ating wallet balance. So tara, let's punta tayo dito sa ating Gsave. Oops, sorry. So click natin yung Gsave. And meron tayong available savings na 2011.12. So, dahil mag-withdraw tayo, i-click lang natin itong withdraw. So, tara, let's click yung withdraw. And then, i-type natin dito sa enter amount kung magkano yung withdrawin natin. For example, mag-withdraw ako ng 400 pesos. And then, i-click lang natin itong next para mag-proceed yung ating withdrawal. So, click natin yung next. So, confirmation, you are about to withdraw 400 pesos from your Gsave account and will be credited to your Gcash. Please review to ensure that the details are correct before you proceed. So, okay, sa tama naman yung i-withdraw natin na 400. By the way, guys, hindi po ito naka-link sa ating Cimb bank. So, wala akong Cimb bank application. So, Gsave lang talaga. So, i-click natin itong confirm kasi okay naman na 400 lang yung ating i-withdraw. So, click ko na yan. Confirm. Processing. Intayin lang natin na ma-process. And, kailangan natin i-enter yung authentication code na isa-submit doon sa ating number, mobile number. So, i-type lang natin. So, request na lang tayo ng bago to proceed. So, click natin itong okay. And then, ito, resend now. New code. Resend now. I-click natin yan. Okay. Processing. At intayin natin yung authentication code. Resending of authentication code successful. Click natin itong okay. So, click natin yung submit code after natin ma-enter yung authentication code. Processing, antayin lang natin, and Gsave withdraw success, you will receive an SMS to confirm your transaction. Click natin yung OK, and then check natin sa balance kung nadagdag na. So, ayan, makikita nyo, naging 1,061 na siya, so active pa rin yung ating Gsave, at nakaka-withdraw pa rin tayo. So, hindi ko alam kung bakit hindi nakaka-withdraw daw yung iba. So, itong account ko po is 1.5 years na siya na ginawa ko itong Gsave. So far, okay naman siya at naka-withdraw at nakaka-deposit. And additional ko lang po, no? Kasi merong nagtanong sa comments na ang sabi ay after 12 months daw is na-expire yung Gsave account. So siguro po kapag ka hindi active yung iyong Gsave account kasi itong Gsave account ko is active naman siya at 1.5 years na siya at hindi ko naman siya nilink sa Cimb bank at ngayon is nagagamit ko pa rin siya, nakapag withdraw pa rin ako at nakapag deposit. So siguro kapag hindi active yung inyong account, so may expire po talaga siya. So any ano naman na merong expiration, kapag hindi active is talagang may expire yung account. So, kapag meron pong problema, for example, hindi kayo makapag-withdraw, siguro po may error, i-contact nyo po kaagad si customer service ng Gcash para maayos po agad at makapag-withdraw kayo sa inyong Gsave account. So, ayun lang po for this video. Sana ay nakatulong ang video na ito. Thank you so much for watching. Hanggang sa next videos. Bye-bye!